susunod na mga araw ay kakalat pa sa iba't ibang bansa ang kapalpakan ng Marcos admin. This means no more investors. Kawawang Pinas. Tapat pangaraw sa balita ang mga taga-ibang bansa at sinisiwalat pa nila mismo mga kapalpakan ng Marcos admin. Local media natin sa Pinas, pakigalaw naman ng baso. Mamaya nito, mas alam pa na mga banyaga ang tunay na nangyayari sa bayan natin. Patutsada pa nga ng netizen, masama naman po ang imahe ng mga Marcos noon pa. At sana iniwas to ni Marcos Jr. ngayon. Kaso, mas lumala pa po ang pagiging kasamaan ng kanilang imahe. Wake up, fellow Filipinos! Mas mabuti pa sa ibang bansa may balita tungkol sa domestic problem natin sa Pilipinas. Pero dito, wala ang mainstream media. Anyari, mas okay pa manood sa ibang bansa. You get the truth of it. Not here with mainstream media. At bago nga tayo magpatuloy for today's video, i-hit mo na agad yung like button para sa mga susunod pang ibabalita. By the way, here's your Chika Bay updates. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, i-subscribe na yan. Gusto kong i-share sa inyo ang isang TV network sa India, WION News, WION, with 9 million subscribers. Nako, binalitan nila ang mga kaganapan sa Pilipinas, lalo na sa ating presidente. Okay lang sana kung ang ibinalita yung magandang nangyayari sa bansa, kung meron man. Kailang dito ang ibinalita yung kapalpakan ng ating administrasyon ngayon, yung basta nakakadismaya na pati na sa India is pinag-uusapan ang performance ng ating magaling masipag kunuhay na presidente. Okay, pakinggan natin itong news na ito ng WION. Nanonood ako sa WION channel nung kasagsagan pa ng Ukraine-Russia war. Ang ganda ng kanilang mga balita, fair, walang pagkabayas kung ano ang nangyayari, yun lang inire-report. Kaya nagtaka ako at ito, laman na ng WION News ang maganda ginagawa ng ating Pangulo. Ito na. Philippines, it's about their president, Ferdinand Marcos Jr., who also goes by the nickname Bongbong. He became president about 2 years ago, in June 2022. He has more than 4 years left in his term, but already his popularity is tanking. A new opinion poll is out. It says that this year Marcos Jr.'s approval rating fell by 13%. It's down from 68 to 55, still over the halfway mark. Much better than the ratings for U.S. President Joe Biden. Biden was hovering around 37% last month, but that's not really a benchmark, is it? So Bongbong is in a bind. He has to govern for 4 more years, and he needs people behind him. So he has to shore up his approval ratings. How does he do that? Well, there are 2 ways. Fixing domestic issues and smart foreign policy moves. The challenge for Marcos Jr. is domestic. His approval ratings have fallen for multiple reasons. He has failed to reduce inflation. The cost of living is still soaring. He promised 1 kilo of rice at 20 pesos. That's 35 cents in USD for 1 kg of rice. But he's failed to deliver so far. So the people of Philippines are upset, and that part is fair. But the biggest hit to Marcos Jr.'s approval was in Mindanao. It's the big southern island in the Philippines and Duterte's home turf. Marcos Jr.'s approval rating fell by 22% in Mindanao. So he needs to do something Kaya naman ngayon. Okay, so he failed to deliver. In John News na ito, meron bang ganitong mainstream media TV network sa Pilipinas? Maliban lang sa SM9 na nagurgura, no? Bakit, tataka ako, bakit
it takes an Indian TV network to tell the truth. Bakit ito sa Pilipinas? Hindi nila yan ibinabal, hindi nila hina-highlight. Ito, malaking wake-up call, sampal ba, na he failed to deliver. Domestic daw ang problema natin dito. Bakit? This administration failed to curtail o stop ang inflation. Pataas ng pataas ang inflation. Laking problema nila. Pinagmayabang ng pangulo natin, nung Sona, maalala ko, nung Sona last year, sabi niya, kaya nating, napatunayan nating pababain ang inflation. Ang sinasabi, basta, maalala ko, na ang target by the end of 2023, nasa 2% na lang yan. Yun daw ang projection, 2%. Anong nangyari? Oh, wala, pataas ng pataas. Ano ba ngayon? 3.9% ang inflation. Tapos ang projection ng mga economists, mag-peak pa daw ito inflation by July. Pakaabot na ng 4 to 5% ang inflation. Kaya napakasakit ang ulo ng administrasyong ito. Paano nila labanan ang pagtaas ng presyo? Dahil halos lahat umaaray na eh. Kahit mga yung middle class. Ano? May nabasa akong article ni Mr. Sito Beltran. Sabi ni Mr. Sito Beltran na columnist ito ng Philippine Star. Mga kaibigan ko, kilala ko. Nagtitipid na rin dahil sa inflation. Dati daw, mga kaibigan niya, anytime they can go out and eat outside sa mga mamahaling restaurant. Ngayon, hindi na daw. Once a month na lang kasi hindi na kaya. Kasi halos na doble na ang binabayaran nila doon sa mga mamahaling kainan. Hindi na daw kaya ng every weekend. Once a month na lang daw. Tapos, nagtitipid na daw yung ino-order nung una, marami. Ngayon, yung magkain talagang pinipili na lang. Ganon. Kung ang mga kaibigan ni Mr. Sito Beltran sa, hindi naman, mga super yaman siguro, nasa class B, class C, naapektuhan sa pagtaas ng presyo, how much more itong mga kababayan natin yung nasa laylayan. Okay? So, kung ano-ano na lang iniisip ng gobyernong ito para mapababa, yung lalo na yung presyo ng bigas. Oh, nabanggit ng Indian News yung promise na 20 pesos per kilo of rice. Alam nila yun eh. Oh, they failed. Wala, nasaan na? Kaya sikat na sikat ngayon yung Bisayang kanta na asa na ang 20 pesos per kilogram of rice. Asa na to? Wala na. Mabuti ang Department of Agriculture, they are honest enough to admit na imposible na, napakahirap abutin yung 20 pesos per kilo of rice. Kaya ang ginawa ngayon, meron silang gagawin nilang 29. At least medyo 20 na. Bakit 29? Kasi very controversial decision ng administrasyon ito, yung pinababa nila ang tariff, yung buwis ng imported rice from 35% magiging 15% na lang. Anong rason? Para daw mapababa ang presyo ng bigas, maging 29 pesos para sa mga pobre. Eh sabi ng mga economists, sabi ng mga nasa rice traders, hindi, imposible daw na maging 29. Pwede, mga 40 kung ibaba talaga ng mga importers. Kaya, yung 29, ano lang daw yun? Kailangan pa rin ng government subsidy
para makaabot ng 29. At yung 29 na yun, presyo ng bigas is para sa mga 4 piece. Ako, ito, hinala ko, pang Sona ito eh. Para i-announce ng Presidente Sona, itong taong ito, napababa natin ang presyo ng bigas. 29 pesos na lang. Oh, palakpak naman ang mga congressman, mga senador na mga aliado nila. Hindi nila alam na ang 29, ano lang yun, pakitang ano, papogi lang yun. Kasi ang makakabili, mabibili yun dahil may subsidy. Tapos, para lang sa 4 piece, paano yung mga ibang Pilipino hindi kasama ng 4 piece? Di wala rin yun. Kaya, bagsak ang popularity Bongbong Marcos sa Mindanao, more than 20%. Ang decrease ng popularity ng presidente sa Mindanao. Kaya tignan nyo kung ano-ano na lang ginagawa dito sa Mindanao. Binubuhusan nila ng ayuda. Sige, bigay pa kayo ng ayuda. Walang problema. Kasi kailangan din ng mga nasa laylayan ng tulong. Kaya lang, huwag nyong i-insulto ang mga Pilipino na makaya nyo sa ayuda. Na bigyan nyo ng ayuda para tataas ang inyong rating. Bigyan nyo ng ayuda para iboto kayo ngayong 2025 or 2028. Come on, let's see. Ang Pilipino ngayon, maro. Kung talagang umi-epekto yung ayuda. Bakit si Speaker Romualdez? Mulat sa poll. Sige nang kabigyan ng ayuda. Bakit hindi man lang siya makakuha ng 1% sa mga presidential surveys na ginagawa? Less 0.48 yung pinaka-latest niya sa isang presidential survey. Ibig sabihin, hindi epektibo ang ayuda. Ngayon, sinubukan ni Speaker Romualdez, pabahay na naman. Maglalaan daw siya ng 10 billion pesos para itulong sa mga beneficiaries ng pabahay program ng gobyerno, panghulog daw sa renta. Sige, come on! Tulong lang, total, pera naman yan ng taong bayan. But ulitin ko, hindi nyo kayang lokohin ang lahat ng Pilipino. Nag-iisip na ngayon ang mga Pilipino. Alam ng mga Pilipino ngayon kung sino ang may tunay na malasakit at sino yung mga, sabi ni Ted Pailon, mga nagpapanggap na mga lingkod bayan. Kailang mga kawatan, kaya bilang Pilipino, isisiwalat ko ang pagnanakaw ninyo. Mabuhay ka, Mr. Ted Pailon, sa iyang panata ng nambubudol sa Pilipinas. Ikaw personal, anong tingin mo doon? Dahil po sir, sa matagal na siyang PSP po ng Barangay San Antonio, definitely po, marami na po siyang naging kaibigan. So ikaw mismo, yes, sir. Ikaw mismo naniniwala doon, that very moment, though walang proof. Posible, sir. No. Yes, sir. Hindi pwedeng posible, ha? Yes, sir. Yes, sir. Naniniwala ka ba dun sa information o hindi? Yes, sir. Kaya nga, sinabi mo kay Hepe. Yes, sir. Now, Hepe, may informasyon na pala na nakapag-bail na. Ba't tinuloy mo pa? Sir, second, sinabi mo kanina, kilala mo si Kapitan. Siguro naman, hindi naman ito tatakas. May numero ka pa. May information pa na binato sa iyo yung warrant officer mo. Ba't hindi mo tinawagan si Kapitan? Di ba? Opo, sir. O ba't hindi mo tinawagan? Ito ha, may information pa. Doon walang dokumentong hawak kasi hindi nakapost doon. Walang record sa i-warrant. Pero may information. And that information was given to you by your warrant officer. Hindi yung simpleng ibang police officer, ha? By your warrant officer. O ba't hindi mo tinawagan si Kapitan o hindi man lang pinagpaliban mo na the following day na lang. Tapos, gabi na sinerve nyo. Di ba? Ako fair ako dito, ah. Pero pag ganyan, Epe, hindi ako maniwala na sa sarili mo yon. What is your interest to serve that warrant of arrest to a barangay captain, elected barangay captain, and a legitimate businessman in San Pedro City?
Anong interest mo doon? Just to serve it? Then ikaw pa? Ikaw mismo nandun? Diba? Ako, sinasabi ko, ayaw ko ng politika, I am very fair, even in my committee. Pero sa ganyang yepe, hindi mo ako pwedeng paniwalain na sarili mo yun. Because in line of duty, dapat mong gawin. Pwede mong gawin bukas. Eh gabi, ako, tingin ko lang dito, you just want to serve it. Kung walang bail, kulong si Kapitan. Mapahiya si Kapitan. In kaso, di ba hindi naman criminal case? Oh, wala. Kaya, are you still the chief of police? Not anymore po, sir. Bakit ka na-relieve? To give way for the investigation po, sir. Nung pending? May admin case po, sir. What is your admin case? Grave misconduct, sir. Grave misconduct with regards to what? And grave irregularity. Dun sa... Sa anong kaso? Dito po, sir, sa issue. Dito? Opo, sir. Kailan? Kailan ka na-relieve? June 6 po, sir. June 6? Opo, sir. So, at least RD, na-relieve na pala to. Eh, dapat na talaga. Kasi, RD, ako diretsahin kita. Eh, hindi ako maniwala dun. Nakusang loob yun ni Epe. In line of duty, gagawin niya. Kaya lang, siyempre, pwede mong gawin the time because akala mo, pwede niyong lusutan. Eh, ito ngayon, may congressional investigation. Di ba, malabo, Epe. Malabo, nasabihin mo dito sa committee na ginawa mo yun dahil obligasyon mong gawin yun. So ngayon, naka-navy ka, floating. Opo, sir. Buti naman. Thank you, Chairman. Thank you. The Honorable Flores is recognized. Thank you, Mr. Chair. I'd just like to ask the Chairman, Inyon, if after you posted bail, did you in any way inform the police officers in your locality that you already posted bail? Yes, Your Honor. How did you inform them? Who did you inform? I sent a copy of the court order to a police officer named Leo Talagtad. Leo Talagtad. Who is the police officer that I think Officer Balmas is referring to. And I think he was also there. And I got a message from Leo Talagtad that he received a notice of my warrants of arrest, and I sent him immediately the court order, the copy of a court order, which I have it all in my phone. All in your phone. But the information that you forwarded was just a soft copy of that. Just a soft copy. In fact, I even called them up and then pleaded with them to inform the jefe, the chief of police. And all I got was a statement from Officer Leo Talagtad that the chief of police already received the order. But he was like saying the soft copy, and he was just like saying, according to this police officer, na magpanggap na lang tayo na hindi natin natanggap yan kasi wala pa naman tayong hard copy niyan, at ituloy natin yung aresto. Okay, thank you, Chairman. Now, Sergeant, ano yun, Balmas? Ano, what's your rank? I'm sorry? Sorry, Mr. Chair. Balmas, what's your rank? Chairman, can you turn off your mic? Thank you. There. Can you kindly turn off the other mic? Sir, good morning. Kasi medyo... Okay, go ahead. Sir, Police Executive Master Sergeant, sir. Master Sergeant, the police officer mentioned by the Chairman Talagtad, the person whom you were referring to? Yes, sir. Na siya yung nag-inform sa inyo na
parang may nagpiansa na or something like that? Yes, sir. And were you forwarded a copy, a soft copy of the order granting bail to the chairman na inyon? Hindi ko na po na receive, sir. Did you ask for it? Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon, sir, kasi at around 8:55 nag-decide na po si Hepe na okay, ituloy yung operation. But lahat ng information na nakuha mo from attorney from what's the name of the police officer? Leo Talagtad. Ni-relay mo naman kay Hepe. Yes, sir. Sa pagkaalam mo na na-relay mo properly. Sir. Okay. Yes, now, side question lang, Master Sergeant Balmas. Ilan yung mga pending warrants na nasa office ninyo as the warrant officer? Sir, sa latest tally po, ang San Pedro CCPS po ay may 1,000 mahigit, sir. 1,000 mahigit? Yes, sir. Yes, sir. Na ilan yung warrants na natanggap po on that particular day? Sir, yun lang po. Yun lang? The day before or the week before, ilan? Sa maalam lang. Hindi ko po, sir, alam yung exact figure. Pero may natatanggap kayo? Opo. And in action na naman ganun kabilis ng happen ninyo lahat ng warrants. Yes, sir, immediately po. With all the police officers and SWAT teams na dinadala. Usually po kami lang po. Kayo lang po. Yes, sir. Warrant, so sir, in this particular case, was it like unusual na ang happen niyo talaga at dala-dala pang ilang personahe ng police ang sinama just to enforce this warrant? O normal ba 'yan na ginagawa ng isang happen ng police station? Sir, it is his call, sir. I won't comment on that, sir. You won't comment? No, based on your factual lang naman to. Hindi, I'm not asking you for your opinion. Even your experience, every time you receive a warrant, you said, actionan nyo agad. But usually, kayo lang ang nag-action. Opisina nyo lang. Yes, sir. Tama, di ba? Yes, sir. Usually. Yes, sir. But in this particular case, na-forward mo sa happen nyo, alam ng happen nyo na may information, although hindi validated siguro, na nag-bail na, yet siya mismo ang nag-lead sa enforcement ng warrant na dadala pa ang 20 or more personnel ng police station niyo. Tama ba? Yes, sir. Okay, now, PRD. Based on the testimonies given right now, would you say that it was... what would your comment be, RD, on how your chief of police acted on this matter? Good morning, Your Honor. There should have been due diligence in the serving of the warrant, considering that the subject of the warrant is a barangay chairman and businessman in San Pedro, Your Honor. More so that there was already information related to him that he already posted bail on that day. Is that correct, Army? Your Honor, yung i-warrant po kasi... pag nakapag-bail po yung Is that he was informed supposedly that there were reports that he already posted bail. Would it have been incumbent upon the chief of police to at least ascertain the truth or veracity of the fact that he already posted bail? Yes, Your Honor, that's why ang sinabi ko dapat may due diligence doon sa pag-serve pa po ng warrant, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Chair, thank you, RD. Okay, thank you so much. Captain Jun Inyon. Go ahead. Your Honor, I just want to add lang that there was no presumption of there was no order from the court for my bail. I informed them. Paulit-ulit ko sinabi sa kanila na nagpiansa na ako. Nagmakaawa ako sa mga pulis na wag na nila i-serve ang warrant of arrest kasi wala doon ako sa bahay. In fact, I have my audio recording to that just to prove that I'm very truthful to my word. Pero tinuloy pa rin nila para mapahiya po ako. At obvious naman po, Your Honor, that all these are all politically motivated. I am politically persecuted. That's all, Your Honor. Okay, so another issue, Congressman. We only have like 25 minutes, 20 minutes more. Go ahead.
Okay, just to finish, Mr. Chair, yung mga issues natin kay Kapitan June and yun, ano. Lastly, with regard with the ABC election that happened in the Sangguniang Panlunsod, is it true, Kapitan June and yun, na you weren't able to hold the elections on that day set by the Liga LNB in the proposed venue in the Sangguniang Panlunsod in the municipality hall of the city of San Pedro? That's true. That's correct. I think we have invited Mr. Chair, the police officers stationed on that time, and maybe we could invite him as a resource person and can shed light on this matter. And also, Mr. Chair, the reporter who has witnessed that happening, what's the name? Rodante Rivera. Mr. Rodante Rivera, Mr. Chair. Sino yung police? Okay. Rodante Rivera. And also the other resource speaker. What's the name of the other resource speaker? Pasensya na po kayo. Medyo hindi ako masyado makapagsalita. Paus na paus po ako. Anyway, who is the other resource speaker that we have invited? Policeman Suarez, Mr. Chair. Policeman Suarez and? Yes, okay. I think they have taken their oath. Sige, proceed, please. So to Sergeant Tabao Suarez, are you here? Okay, what's your name po? Bong Rivera. To Mr. Bong Rivera, do you know kung ano yung sinasabi kong incident? Are you aware of it? If you just arrived, a while ago we asked everybody to stand up, those who have not been invited. Who have been invited? Mr. Chair, hindi ko po alam na isasala ngayon, kaya hindi ako sumama. Okay, sige. Again, stand up please. Do you swear to tell the truth, the whole truth and nothing but the truth in this inquiry? Thank you. Please take your seat. So, Mr. Rivera, are you aware of that situation? Can you narrate to us kung ano talaga yung nangyari on that day? Bakit hindi natuloy yung election? Or pinigilan kayo on that election? Noong January 15, 2024, yung time ho na yun, as a media personality o media man, ikinovert ko po, Mr. Chair, yung events na yun na special election ng Liga ng Barangay. Then, noong umakyat na kami sa Itasso para pumasok ko doon sa session hall ng San Pedro City, habang ako nagbibideo mula pa doon sa pagpasok, nagbibideo na ako sa cellphone ko eh. Habang palakad ako kung papalapit sa may pintuan ng session hall, napansin ko na po yung kan. Tuloy pa rin ho naka-open yung video ko. Napansin ko na ho doon may mga police. Three or four policemen ho. Tanda ko po, medyo familiar naman po kami mga media sa mga police officer. May isang official po na siyang nakatayo. Naka-bullet vest pa siya ng police eh. At yung mga monoblock na kulay green, naka harang ho doon sa mismong pintuan ng session hall at ginawa pa ho nilang upuan mismo. Sa tingin ko po, para walang makalampas, nakasarado ho yung pintuan. Then isa po ang nangyari, nagkaroon ho ng confrontation about doon ho sa active city councilor, hindi ko na po matanda kung ano pangalan. Yun po yung nasa video ko rin. Nagkaroon ho sila ng pagtatalo. Then after ng pagtatalo, may parang may isang abogado silang kasama, yung mga konsehal na siya nakipag-usap doon sa policeman, sa officer. Saka lang ho nakapasok. Pero nagkaroon po ho ng pagtatalo, medyo ilang minuto rin.
Then ho, yung nakapasok na ho kami, sumama na ho pumasok sa loob ng session hall. Sa kabilang pinto naman ho, meron naman hong mga pulis na nakakulay black na pilit ding pumapasok at parang hong may sinasabi doon na parang sinasabi na ulinigan ko na parang ayaw hong payagan na magkaroon ng meeting doon o events doon sa sanggunian. At may nagtanong ho na isang barangay captain at saka isang para abogado rin yon, sino nag-uutos? Ang nadinig ko po, si Hepe. Sino nga? Tinanong huli nung barangay captain. Yung Hepe ho nila nung time na yon. Can you identify yung nakita mo doon sa sangguniang panglunsod si ano si Sergeant Tabao Suarez? Sergeant Tabao Suarez, asan ka po? Can you sit here in front of us so the Mr. Rivera can identify you if ikaw talaga 'yon? Kasi alam mo Mr. Chair, ang dami ng nadadamay ng mga police on a lower rank dahil sa maling judgment call nitong Hepe na hindi namin alam kung may galit ka ba kay Kapitan Junin yun? Diba? First is the search of warrant. Second is yung during the election, yung pag transmit ng ballot boxes na I don't know, para kayong may pag-uusap ng kung sino man, ano? So, Mr. Rivera, can you identify if this is the person that you saw that day? So, hindi ko na ho masyadong matandaan. Sergeant Tabao Suarez, was that you? Do you think? Good morning po, Your Honor, at sa lahat po ng mga tao na narito. Magandang umaga po sa ating lahat. Pardon your question, ma'am. Ikaw ba po yung sinasalaysay ni Mr. Rivera na nakita niya ang naka-bulletproof na nakatayo doon sa pintuan ng sangguniang panlunsod at hindi mo daw pinapapasok ang mga barangay kapitans and other officials dahil sila ay mag-eleksyon ng kanilang liga? Sorry, ma'am. No, ma'am. It was my team leader, ma'am. Police Captain William Molina, ma'am. Wearing a bullet vest, ma'am. But you were there? Yes, ma'am. Can you enlighten us what happened that on the incident? On January 13, 2024, police our acting chief of police lieutenant Colonel Lateran Valenzona issued a memorandum with subject area security directing me police captain Relio Malinab and the 6 other personnel of San Pedro City Police Station to conduct area security in the ABC President election on January 15, 2024. Not later than 7:30 a.m. onwards, ma'am. Acting on this memorandum, our team led by Police Captain William Malinab acted as area security during the ABC President election. prior to our deployment, we were given the guidance and advice by our acting chief of police to provide security assistance, maintain peace and order, and to ensure the safety conduct of the said election, ma'am. When we arrived at the venue where the election was supposed to be conducted at about 7:30 in the morning, we were informed that the pavilion hall fifth floor was not available, and we were not informed that the election was would subsequently take place. Sorry po, medyo nirapan po ko sa pan ko. Our team leader, Police Captain Relio Malinab, decided to proceeded to the third floor wherein the session hall was located to stand by while waiting the final instruction of our acting chief of police.
before we descended to the third floor, our acting chief of police, Police Lieutenant Colonel Lieutenant Valenzuela, conducted the briefing inside the pavilion hall. When we went down to the session hall, I and my companions went on different directions, ma'am. And we saw already that the front door of the session hall was already closed. And Police Captain Rilio Malena stayed in front of the door, whereas I went to the other door. I'm sorry, Mr. Sergeant Suarez. You briefly describe it, no? Kahit hindi na yan na detail by detail. Okay, ma'am. Kung ano lang yung nangyari at that moment. Okay, ma'am. Kasi we only have 15 minutes and I have an important summary and the point to discuss. Okay, ma'am. I will relate it to the issue what happened to the session hall. Tagalog mo na lang. Sige, okay yes, lang. Yes, ma'am. At about 10 o'clock Tagalog in the morning. Tagalog mo na lang. Tagalog mo na lang para mas mabilis. Sige po. Nung alas G sa imidya ng umaga, ang grupo po ni City Councilor Lolo Nambalik, ang Bayek, ay lumabas po sa kabilang pintuan ng session hall, ma'am. Nung nakita ko sila, nagtanong po kung ba't sila nakapasok. Kasi nga po, wala pa pong further guidance or advice ng aming chief of police regarding sa binyo po na gagamitin at ang oras kung kailan po i-commence po yung election. Instead po na... Don't you know, Sergeant Abao Suarez, that this was already approved even by the Vice Mayor of the City of San Pedro to be used by the barangay officials for their election for the Liga? Ano, ma'am? I do not You do not know? Yes, you did not verify that? No, ma'am. Bakit? Kayo na bang may-ari ng City Hall? Police na bang may-ari ng City Hall? Sorry, ma'am. This is an election process. So, dapat wala naman kayong kinalaman doon. Yes, ma'am. I just only relying to the instruction of our chief of police, ma'am. To the chief of police. And what is that? Wait there for... To maintain security, you've already said that, right? Yes, ma'am. Oh. To maintain the security, may nangyayari na bang gulo? Papasok lang sila sa session hall? Ma'am, since... Bakit nyo sila pinipigilan on that venue alone? You know, ang session hall, that is the place, that is yung may karapatan dyan, ay ang taong bayan. Yes, ang mga pumapasok dyan na mga konsehal, vice mayor, are just representatives. Just like us here. This is the house of the people. The house of representatives. So, dapat ikaw, o yan si, kung kanino ka kumukuha ng instruction, dapat pwede nyo papasukan. Ang tanong ko, bakit nyo pinipigilan na gamitin yung venue when it was already actually approved to be used on that day? Ma'am, since I was on the other door of the session hall, ma'am, they went already inside the session hall, ma'am. The group of people of Luno ng Bayek, ma'am. On the other door, ma'am, I do not know what happened, ma'am. Okay, Mr. Chair, let Captain Inyon to answer. Thank you, Kong An. Alam niyo po, alam ko po kulang po tayo sa oras sa committee hearing na ito. Gusto ko lang sana po itumbukin na po yung ating problema po rito. Sa totoo lang po, Your Honor, hindi ko kilala itong mga police na to. Si Jepe Valenzona, hindi ko kilala. But there is a series of a persecution which is like all manipulated lahat. No? And I guess ho, ang akin pong gustong sasabihin, no? Isa lang po ang pinanggagalingan ng utos po rito eh. Ito po ay galing po sa City Mayor na si Art Mercado. Sana po ay mapatawag po natin dito sana para to shed light with all of these things, no? Kasi okay lang sana kung coincidental lahat, no? Pero ito lahat everything is politically motivated. Even my case about the usurpation case. Ibang-iba yung pagse-serve na ng warrant and then ang nakakatakot lang po rito
Kasi kung wala po tayong batas na matibay na i-discourage o deter yung ganyang klaseng mga aksyon, paggagayahan po ito ng ibang mga mayor sa buong bansa. Yun lang po sana ang gusto ko lang sana sabihin po. Thank you po. Okay, so ay, sorry. Can you Congresswoman Matibag? Since Mr. Chair, since Kapitan June Inyon mentioned the issue regarding political persecution, you know, and maybe I would agree that I move to invite the City Mayor Art Mercado to be invited here so he could also explain and then to be fair also with the City Mayor. You know. I so move, Mr. Chair. There's a motion. Any second motion? Any objection? Yes, so before we approve. Congressman Paduan. Chairman, ito, manifestation lang ha. Tama ba, sa rin to, tama ba yung pagkarinig ko na yung you question the presence of elected councilors in that place because you have to wait for the instruction of your chief of police? I'm just only asking, sir. No. At tinatanong nga kita, di ba sabi mo kanina, ito ang record ha, you're under oath. Yes, sir. Huwag mong baguhin statement mo. Sabi mo kanina, you're still waiting for the instruction of your chief of police, tama? Yes, sir. And you're questioning the presence of those elected councillors. Tama? Yes, sir. Oh. Mr. Chairman, well, in fact, that building, no? Yung palapag na yon, bahay yun ng mga konsyel. That is the House of Councilors. You don't have any business in that place. If you want to secure or maintain the peace and order of that place, nandun kayo dapat sa labas. Ikaw, Epe, tama bang sinasabi niya that he is waiting for your instructions? Yes po, sir. Oh, anong dapat na instruction mo? Napapayagan yung mga konsyel ng bayan na pumasok? That we will allow, you will allow them to enter their house? Ito, Mr. Chairman, Ardi, ito yung salvation of authority to. Again, hindi rin ako maniwala na kahepe lang yun. On record, I'm not pinpointing somebody behind the chief of police, but what I'm saying is, wala kayong karapatan na pigilan, usisain, tanungin yung mga elected councilors because that is their place. Bahay nila yon. Arde, ha? Are you... Ako, question of peace. Maintaining peace, wala akong problema dun. But to question and ask and wait for the instruction of the chief of police coming from the statement of a Sarinto, medyo may problema tayo dyan, Ardi. Sobra na yan. Parang Marcelo ang ginagawa niyo doon. Chief, can you clarify? Chief, kasi I believe that there is an issue about the contentious battle between the ABC in the city of San Pedro. Is that correct? Medyo yes, may labanan dyan eh. Di ba? Yes. And yes, I, ako, I'm trying to be fair in here because I've been the congressman of the of that city for so many years. As a matter of fact, I 12 years ah yung congressman dyan. But alam ko yung meron silang nangyayaring battle between the ABC. So ang tanong ko doon, kasi hindi ako masyadong familiar doon sa pagpasok doon sa session hall. Sino ba mga pumasok sa session hall? Nakita ko po, sir, sina Konseyal Ambayek, si Kapitan na June Inyon, and their companions.
yung party po nila. Pero ang pagpasok nila doon sa, well, si Consul London Ambayek, being a consular, have the right to enter the premises of the Sanggunian. Is that correct? May karapatan siya, consul siya. So ang tanong, what is the reason why Kapitan Jun Inyon is about to enter the session hall? Ano reason? To conduct their activity, Mr. Chair. What activity? The ABC election, Mr. Chair. The ABC election, which was already been decided upon. Yes po, Mr. Chair. So yung ABC nagkaroon na ng election. Yes po, Mr. Pero ang election nila, is the election for the ABC already been finalized, I believe? Not yet, sir. Not yet po. Not yet? Yes, okay. Well, I think the police have the right to secure the place. The chair believes on that. But preventing a member of the council to enter the premises is somehow, I think, not right, no? But I really don't know the story why they entered both the councilors. Si Lonlon Ambayek lang ba ang pumasok doon na konsyal? No, sir. Sino pa mga konsyal na pumasok doon? Hindi ko lang po sigurado that time, sir, kasi wala po ako doon. But then may nakita ako. May I ask the press, is there anybody who entered the premises of the Sangguniang Panlunsod? The session hall, aside from Consul Lonlon Ambayek? Isang consul lang po yung natatanda akong... And who is that consular? Lonlon? Yung pong nasa video ko, yung pong... And who is that? Pinipigilan ng mga polis pumasok. That is Lonlon? Oo, saka ho, all barangay captains to. Yung 14 barangay captains sa tayo. Was there any commotion during that time, Hepe? Ano nangyaring commotion doon? Nagkatulakan ba? Nagkaroon ng ano? What happened? Wala naman pong physical na tulakan po, Mr. Chair. Nagkaroon lang po ng discussions. Nagkaroon ng issue na hindi daw po namin sila pinapapasok sa session hall, Mr. Chair. Is that correct? Ang nilalaman po nung video ko time na yun, Mr. Chair, nakasarado po yung pintuan ng session hall at doon ho mismo nakaupo yung mga pulis na sa may pinagpatong-patong ng monoblock na iniharang doon sa pintuan. Ako nga po bilang mamamahayag, nagtataka po ako, alam ko po may special session na iniutos sa atayo itong liga ng barangay ho na kailang magsagawa na ng... nagtataka po ako bakit nakasarado. Dapat po hindi ba dapat? And that's the reason why I really don't want to dwell on that issue so much, because there is an ongoing, I think Attorney Matibag, there is still ongoing battle between the ABC and the City of San Pedro. And until right now, hindi pa po nasa-settle kung sino ang ABC doon. But yun na nga, sinasabi natin, there are some lapses on the part of the Chief of Police regarding sa one member of the council na hindi pinapasok. And what is the reason why hindi siya pinapasok? Yun ang tanong natin sa iyo, Hepe. Then, after that, go ahead. Mr. Chair, yung aming police po dun, sir, they are there because there are two groups. One from the ABC, yung ABC po natin doon, and the other group is from Kapitan Jun Inyon. So nandun po kami, your honor, to secure para kung sakaling may tensions, at least po ma-diffuse po. Okay, so I know you really wanted to interject, may I remind the members again Gagalit si. So, Congressman Busita, you have the floor. And then, Congressman na ako. Thank you, Mr. Chair. Magandang tangali, Mr. Chair. Mr. Chair, meron lang po akong i-clarify kay former Chief of Police, Colonel Valenzona. Colonel Valenzona, may report dito ang Provincial Director ng Laguna PPO. Ikaw ang nagpa-relieve kay Patrolman Hipol
inaanak sa kasal niya, Congresswoman na matibag. Mr. Chair, gusto kong malaman, anong reason bakit mo siya ipinarelieve? Good morning po, sir. Sir, for personal swapping po, sir. Walang ibang reason? Wala po, sir. RD, Mr. Chair, RD, sino po ang nagkakandak ng investigation against Colonel Valenzuela? Is it R7 or P7? R7, Your Honor. And meron na po tayong na-file na case with all the regarding sa mga incidents that are being tackled today, Your Honor. Hinahandle po ito ng dilos natin, Your Honor. Mr. Chair, pwede bang i-suggest kay RD na isama po sa investigation itong pagka-relieve niya PO Patrolman Hipol? Why? Nagiging malpractice, Mr. Chair, sa PNP, bulong lang, sibak na ang PNCO. Wala silang protection eh. Sabi, dapat professional ang police. Pero during the previous hearing, Mr. Chair, kitang-kita na ang loyalty ni Colonel Valenzuela ay sa mayor ng San Pedro. Samantalang, hindi dapat ganon. Ilang months ka na sa San Pedro Police Station. Hindi ka pa nag-courtesy call sa congresswoman ng distrito. So, ibig sabihin, Mr. Chair, dapat ang loyalty po ng police sa mamamayan, hindi sa politiko. Kung ang pagsisilbahan ninyo ay politiko, na mali naman ang instruction, ganyan ang mangyayari sa inyo, Colonel Valenzuela. May kaso, floating. Pagmamalasin, madidismiss ka pa sa service. At the same time, ginagamit ninyo yung inyong mga personnel. Hmm. So again, Mr. Chair, suggest ko lang po kay RD, PRO4A, General Locas, isama po ninyo sa investigation yung pagka-relieve ni Patrolman Hipol. Hindi dapat payagan yung ganitong practice eh. We'll do that, Your Honor. Thank you, Mr. Chair. Okay, finally, last Congressman na ako. Thank you, Mr. Chair. May ask COMELEC. Yung bang election ng ABC, kailangan ba ang police doon? Insofar as your rules and regulations are concerned? Hindi na po kami kasama sa election ng ABC, Mr. Chair. Thank you. Sarge, sino yung team leader mo? Police Captain Relio Malinab, sir. Is he present? Yes, sir. Kasi siya dapat ang tanungin ko eh. Pwede bang maupo doon yung team leader? Kasi yun dapat ang nakakalam at may responsibilidad eh. Okay, the team leader is being asked to occupy the vacant seat, please. Good afternoon, Mr. Chair, and to the honorable members of this committee, to my regional director, to the provincial director of Laguna. Good afternoon po. Please identify yourself. I am Police Captain Rogelio P. Malenab, Your Honor. Police Captain? Rogelio P. Malenab. Ma? Malenab po, sir. Malenab? Yes, sir. Captain, sino po ang nag-utos sa inyo na mag-provide kayo ng security sa ABC election? Your Honor, we have a duty detail order signed by our Chief of Police, Your Honor. Okay. Dated January 14, Your Honor. Yes. Napansin ko lang, memoryado niya noon lahat ang tanong ko dahil na-brief na kayo kahapon eh, according to my informant. So, alam niyo na lahat yung aspeto. Normally, kayo ba ay nagpro-provide talaga ng security sa ABC election? Yes, sir. Because previously, sir, last December 15, there was a first set of ABC election, Your Honor. And then we provide
area security, Your Honor? Meron pang Colonel Valenzona, may nag-request ba sa inyo na mag-provide kayo ng security sa ABC election? Yes po, Your Honor. Sino po yung nag-request? Yung memorandum circular DILG na to for us to provide and ensure the smooth conduct of election together with the ABC incumbent ABC chairman. Yes. Now, did you follow? Sinunod nyo ba yung memorandum circular na yun? Yes po, Your Honor, sir. Ang sinabi is, you should assist in the conduct of a peaceful ABC election. Yes po, Your Honor. Tama. Now, yung sinabi po ni member ng media, wala pong katotohanan. Yes, Your Honor. So, ang ibig niyong sabihin, nagsisinungaling, itong media na nandun noong araw na yon. Yes, Your Honor. At sinasabi niya, meron siyang mga video clips na nagsasabi, tapos dinideny pa rin ninyo. So, hindi totoo na naglagay kayo ng upuan na doon sa pintuan na papasok doon sa session hall? Your Honor, upon our arrival... Hindi ko tinatanong yung explanation mo, iho. Ang tinatanong ko ay kung totoo yon. Ang sagot lang po doon ay yes or no. Hindi totoo na hindi kayo naglagay ng mga upuan doon sa pintuan ng papasok sa session hall? Hindi po, Your Honor. Hindi kayo naglagay? Hindi po, Your Honor. Ha? Hindi po. Under oath ka, iho? Yes, Your Honor. Oh, yes. Kung mapapatunayan na ikaw ang nagsisinungaling at hindi yung member of the media na nandun noong araw na yon, eh may kalalagyan ka. Eh kasi hindi, kung ako ang tatanungin at ikaw ay nagsisinungaling, iho, hindi lang perjury ang i-charge ko sa iyo, hindi ka masasite in contempt. Kasi as an officer of the law, magsasabi ka dapat ng katotohanan. I will file a charge against you administratively. Kasi ayaw ko na pinagsisinungalingan ako eh. Kaya pwede mong bawiin. Alin ang totoo? Hindi po namin prevent yung constitutional rights. Hindi yun ang tanong ko. Hindi kayo naglagay ng upuan para maharang yung pagpasok sa pintuan ng session hall. Yun ang tanong ko. Very specific. Yes, Your Honor. Ano ang yes? Hindi po. Hindi. So, Mr. Chair, it's now the word of the team leader who secured the premises of the session hall vis-a-vis the statements of the media representative, though. So, okay. It's in another hearing, maybe we will ask the media representative to present the video clips. Yeah. That, okay. So, we'll be asking the... Yeah. Are you done, Congressman? Yes. So, we'll be asking the, media to present it in the next hearing. And yes, then... you ask the permission pa, Congressman J.J. Suarez. Kanina pa, late na tayo. Mr. Chair, may I ask the media representative to submit a copy of the video clips to the committee? Yeah, submit the video to us, no? And, okay, so we will be proceeding. Oh, sige, I'll give you 1 minute. Congressman okay, Patuano. And thank you, Congressman Matiba. When Chairman Akop asked the Chief of Police with regards to their authority, and you mentioned about Memorandum Circular, DILG? Yes po, Your Honor. Oh, can you cite the provision? And second, do you have a written request from the Vice Mayor's office? None, sir. Oh, none. Oh, di wala palang request eh. Ba't nandun kayo? You cannot cite that MC unless there's a written request coming from the Vice Mayor's office. You don't have the document.
Wala po. So who orders you? Requested by the incumbent ABC chairman, sir. May dokumento siya? Wala po, sir. Oh, wala pala eh. The ABC incumbent chairman. You get it. The incumbent ABC chairman, if he requested your office, dapat he should ask permission to the vice mayor as the head of the Sangguniang Panglungsod. Siya yung tatay dun sa bahay na yun. Okay, thank you so much. So last, among us matibag. Sir, thank you. With the pattern of these events, no, Mr. Chair, I want to follow up the motion raised a while ago regarding the invitation for the city mayor as a resource person. Okay, so there's a the motion for invitation to Mayor of San Pedro. There's a it was already seconded motion a while ago. Yeah. So any objection? So hearing none, the said motion is now approved. Okay, so we will be proceeding to the next item of our agenda. To all those who have been invited for the first agenda, you are now excused. You can leave this committee hearing. And then we are inviting those who have been invited for the issue of House Resolution number 1479 of Congressman Deputy Speaker J.J. Suarez. For the meantime, this hearing is suspended for 2 minutes. Okay, okay. Thank you po. Remind ko lang sa 22. Ha? Sa 22 ay binyag sa ka-birthday nung ako ko. Meron naman ako binigay na invitations. Baka na, sakali na ako kayo. Hello. Sige. Chat lang tayo din. Nakabahan ako ko yun. Ha? May ba na may video? Sinungaling ka. O sinungaling ka mo, may video.
hearing resume. Okay, those who are reserved speakers for House Resolution number... Please sit down, everybody. So, yung mga resource speakers natin for the next item of our agenda, kay Deputy Speaker JJ Suarez, please sit down in here, no? Sa left, yung mga resource speakers natin. And then, we will be proceeding, no? With our discussion. We have suspended our discussion on this issue. And to give some background sa situation that happened in our last hearing. So, in the last hearing, the committee upon unanimous vote of the members present, there being a quorum, cited in contempt and ordered the immediate custody and 30 days detention of the former chief of police of Lucena City for lying during his testimony on the bypass operation. At sa naging isyong ito, ano ang iyong naging reaksyon? Maging malaya magbigay ng kanilang personal opinion sa comment section. Anyways, for more Chikabe updates, don't forget to like and subscribe!